Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Kindos Lucanas, Amo Marlo, Jude Andan, Jenny Ariola, Macario Abubo, at Ferdinand Tinyo. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. Craig Slaughter hindi pa rin makakapaglaro laban sa Phoenix Fuel Masters. Bakit naman kaya? At Gio Halalon, ititrade na ng Magnolia Hotshots. Makakakuha na nga ba sila ng big man? At ang malaking problemang kinakaharap ngayon ng Barangay Ginebra. Ano naman kaya yan? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell. At pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. Craig Slaughter, hindi pa rin makakapaglaro laban sa Phoenix Fuel Masters. Bakit naman kaya? Sa naging debut game ng Northport Batang Pier laban sa Meralco Bolts ay hindi nga nating nakitang maglaro para sa Northport Batang Pier itong 7-footer na si Craig Slaughter. At sa magiging laban nga nila kontra sa Phoenix Fuel Masters ay hindi pa rin ito paglalaruin ng Northport. Ayun nga, kay Coach Pido Harenjo ay hindi pa nga rin available itong si Craig Slaughter laban sa Phoenix Fuel Masters. At ang eksaktong sinabi nga ni Coach Pido ay hindi pa maglalaro si Craig. Pero noong tanungin kung ano ang dahilan kung bakit hindi pa rin ito makakapaglaro as a Northport center ay tikom nga ang bibig ni Coach Pido at wala nga itong ibinigay na rason. Para sa akin mga chong ay mukhang may galit ang Northport management kay Craig Slaughter matapos itong pumunta ng US para lang magpaturok ng vaccine na mayroon naman sa Pinas. At dahil nga sa pagpunta nito ng US ay hindi nga ito nakasama sa kanilang team practice at muntik-muntikan pang hindi makahabol sa opening ng 46 season. Pero ayon nga sa programang Snowball ni Snow Badwa ay si Craig Slaughter nga daw ang may ayaw na maglaro sa Northport at ang gusto lang nitong paglaro ang kupunan ay ang kanyang dating kupunan na Barangay Ginebra at San Miguel Birmen. Dagdag pa ni Snow Badwa ay gusto na nga itong kunin ng Magnolia Hotshots kapalit ni Gio Alalon plus first round pick. Dahil sa sunod-sunod na problemang ibinibigay ni Gio Alalon sa Magnolia Hotshots at SMC ay naubusan na nga ng pasensya ang SMC management sa kanya. Kaya hindi na nakapagtataka mga chong na ititrade na talaga nila ito. Pero hinaharang naman niya ng San Miguel Birmen dahil gusto din nilang makuha si Craig Slaughter sa kadahilanang hindi nga maganda ang ipinapakitang performance ni Junmar Fajardo dahil hindi pa rin ito 100% fully recover. Kaya naman, ayon nga sa source ni Snow Badwa ay magkakaroon ng 3-team trade ang San Miguel Birmen, Magnolia Hotshots at Northport Batang Pier. At yan nga ang aantabayanan natin sa mga susunod na araw. Kung saan nga ba mapupunta si Craig Slaughter at sino ang makukuha ng Magnolia Hotshots kapalit ni Gio Halalon at future first round pick. Bago natin ituloy mga chong, sa mga gustong manalo sa ating giveaway ay i-comment nyo lang ang inyong favorite player at i-share ang video na ito para sa ating nalalapit na giveaway at siguraduhin nakasubscribe sa ating YouTube channel. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Ang malaking problema ang kinakaharap ngayon ng Barangay Ginebra. Ano namang kaya yan? Ito ngang Barangay Ginebra mga chong, ang isa sa mga expected na magdodomina ngayong 46 season. Dahil isa nga itong Barangay Ginebra sa mga kupunan na star-studded o napakadaming superstar sa kanilang lineup. Dahil yan sa mayroon na silang Stanley Pringle na hindi halos mapigilan last PBA bubble at Christian Stan Hardinger na nakuha nila sa nakalipas na off-season. Kaya naman, madaming PBA fans pati na rin ang ilang PBA coaches ang nagsasabi na ang Barangay Ginebra
ang magdodomina ngayong 46 season. Pero sa ipinakitang performance ng Barangay Ginebra sa kanilang kauna-unahang laro laban sa NLEX Road Warriors ay kabaliktaran nga yan ng ine-expect ng lahat dahil nagawa ngang lampasuhin ng NLEX Road Warriors ang defending champion na Barangay Ginebra. Kaya naman, ano nga ba ang malaking problemang kinakaharap ngayon ng Barangay Ginebra? Bukod sa kakulangan ng team chemistry ng Barangay Ginebra at ni Christian Stan Hardinger, ay mayroon pa nga silang malaking problemang kinakaharap ngayon. Yan nga ay walang iba kundi ay ang napakalaking expectation ng maraming Barangay Ginebra fans. Sa ganda ng ipinakitang performance na Barangay Ginebra last PBA bubble, especially noong finals against TNT Tropang Giga, ay tumaas nga ang expectation ng madaming Barangay Ginebra fans dahil kakagaling lang nila sa kampyonato at natalo nila ang TNT Tropang Giga sa seryeng 4-1. Tapos nakakuha pa nila si Sistan ng halos walang ginagalaw sa lineup nila last PBA bubble dahil hindi namang kasama si Greg Slaughter sa PBA bubble na naging kapalit nito. Kaya mas lalong tumaas ang expectation ng mga PBA fans sa Barangay Ginebra. Kung titingnan natin ang performance ng Barangay Ginebra laban sa NLEX Road Warriors, ay makikita nating nangangapa pa nga sila sa panibagong ine-implement na starting five at panibagong sistema ni Coach Tim Cone. Bukod pa dyan ay dumagdag nga ang pressure ng Barangay Ginebra fans dahil napakalaki nga ng ine-expect ng mga ito sa kanilang paboritong koponan. Kaya hindi nga ganun kaganda at nahirapan silang i-execute ng maayos ang mga plays na ibinibigay sa kanila ni Coach Tim Cone. Para sa akin mga chong, ay paniguradong ibang Barangay Ginebra ang makikita natin sa mga susunod nilang laro dahil kinakailangan lang ng mga itong makabuelo at makuha ang kanilang redeem. Kung matatandaan nyo mga chong, na wala ngang nangyaring tune-up games bago mag-umpisa ang 46 season. Kaya hindi nga ganun kaganda ang ipinakita nilang performance. Pero kilala natin si Coach Tim Cone na expert nga ito pagdating sa adjustment. Panigurado na may nakita itong mga mali at maganda sa naging laban nila sa NLEX Road Warriors. Gaya na lang ng pagbibigay niya ng playing time sa kanyang rookie na si Brian Enriquez at madami pang iba. Panigurado na madaming tatrabahuin ang Barangay Ginebra sa kanilang team practice. Kaya sa mga Barangay Ginebra fans dyan, ay magtiwala lang kayo kay Coach Tim Cone dahil sa tagal na nito sa PBA ay alam niya na ang gagawin para mas makapabuti ang kanyang koponan. Ano sa tingin niyo mga chong, kakayanin bang magawan ng paraan ni Coach Tim Cone ang mga naging problema nila sa kanilang unang laro? At ano pa nga ba ang mga dapat magawa ng Barangay Ginebra ng paraan? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment and subscribe at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong.